Hi guys, good evening. Si Mick pala to. I'm back again for you, another helmet review of the ano mga fini-feature ko na RXR helmets, which is also na binibenta ko siya. I'm a supplier, not supplier. I'm a dealer of RXR helmets dito sa lugar namin. Pwede natin sabihin na official kasi since na ako lang talaga yung nagbebenta ng RXR dito sa lugar namin. So although it's not yet ano, parang recognized by the company, pero ako lang talaga nagbebenta ng RXR dito sa area namin. And yeah, speaking of helmet review, may dalawang helmet ako ngayon dito na sadyang kilala na siya. Kilala niyo na to, itong mga helmet na to. Itong dalawang yung isang helmet na feature ko na to last time sa isa kong video. And yung ikukumpara ko siya sa isang helmet ng RXR pa rin kung sino ba sa dalawa, sino ba talaga sa dalawa yung pinakasulit na choice, yung pinakasulit na choice para sa mga balak mang regalo ng helmet, balak bumili ng helmet sa ngayong December. Syempre, talamak na yung mga ano, mga sales ngayon, tapos marami na rin kayong matatanggap ng mga bonuses, ganun, so may budget talaga yung mga tao. So, guys, ito, pakilala ko sa inyo yung kukumpara kong helmet ngayon sa video na ito. Pakilala ko muna yung alam kong nakita nyo na ito. At saka bestseller din ito eh. Diba? Pinakita ko na ito last time sa inyo. Yun. Sabi ko sa inyo na ito yung na-recommend ng Lazada sa akin kasi nag-aanap ako ng cheap na helmet, which is highly rated, tapos saleable siya sa Lazada. So ito yung binigay sa akin ng Lazada as they recommend this helmet. Ang model nitong helmet is K691-2 RXR helmet, full face, tinted visor, single visor. As you can see, single lang siya. Tapos tingnan nyo yung foam niya. Yan, ang ganda ng foam. I've been using this for 2 months already. And wala akong reklamo sa helmet na to. Sobrang ganda ng helmet nito. Ang sobrang comfortable sa ulo nito. Yes, hindi kayo magsisisi. Tapos tingnan nyo naman yung quality ng pagkagawa niyo. Tingnan nyo. Hindi siya yung parang minadali lang, yung parang outclassed, ganun, yung wala siyang ka-class-class. Maganda tayo ang pagkagawa niya, maayos. Alam mo talaga na well-built siya. Tapos ito yung contender para balak niya i-dethrone yung K6. Pero RXR pa rin to ah. Dan. Ayan. Pogi rin, no? Okay. Diba? Pogi din siya. Ayan. Diba? RXR, kudos sa inyo for creating this helmet na sobrang ganda. Sobrang ganda yung pagkagawa. Ayan, layo pa pag-intay mo talaga. Ayan. Kapit ko, tingnan nyo yung quality ng helmet. Wow, it's just wow. Medyo may damage lang dito. Ayan, kaya hindi ko na binenta to. May damage kasi siya dito, parang nahulog siguro to. Yan o. Parang glue. Yeah, it's like a glue at the back. Ganun.
hindi naalagaan ng maayos ng ano, nag-pack nito. Pero overall, naman, yung iba kong binenta na ganito, wala naman mga issue. Ito lang yung may issue. So, sabi ko, i-keep ko na lang siya. So, on to the, ano, ay, yung model pala nito. This is a mute black, tapos red, mute red din. Tapos, yung model niya is 691A-C6. Yun yung model niya. Ilalagay ko naman mamaya sa description yung mga models nila at saka yung link kung saan yung sila mabibili. Shoutout pala sa JCNJ for this awesome helmet. Yan. Ilalagay ko yung link ng store nila para madali nyo lang ma-purchase tong helmet at directly na sa kanila. Automatic na. Ito, shoutout din kay 10 star yung suki ko, kung saan ako suki pala, sorry, kung saan ako suki na parati ako nag-order nito kasi napaka-saleable dito guys, sobra. Hindi sa sinasabi ko na hindi to siya saleable, malakas din to. Actually ang taas-taas ng view nito sa marketplace, sa post ko, ang dami rin yung views dito. So on to yung parang na-observe ko sa mga helmet na yan. Ito stylish. Pros and cons muna. Pros muna. Ito, unahin ko to. Stylish to. Masyadong pogi nito, masyadong maangas. Pakita ko sa inyo ha. Pag sino ko. Bear with me guys. Ganito talaga ako mag-review. Ninyo. Sobrang angas ng helmet na to. Lalayo ko konti. Diba? Sobrang angas yun, man. Angas na angas. Pogi na pogi ka dito sa helmet na to. Boom. Yun yung pros niya. Masyado sa maangas. Tapos, pag tingnan nyo siya, hindi siya parang ano, malaki sa ulo. Sakto lang siya. Okay. Tapos yung design niya dito, pababa. Patulis dito sa baba. Kaya nga, sobrang angas ito ngayon na ito eh. Kudos sa inyo RXR. Napaka-pogi na ito ngayon na ito. Sobrang kong nagustuhan ito, promise. Yeah. Alright, yun yung pros. Yung pros nun. Tapos ito na naman sasabihin ko, pros nito. Yung 691A, maangas yung design. Hindi naman dehado to pagdating sa design. Okay din yung design nito, tingnan nyo. Maangas din to. Pero pag nasuot nyo, medyo parang mas bulky tingnan to nang dahil sa nguso niya. Ito, mas malaki kasi yung nguso nito. Ayan o, yung chin part malaki kesa kumpara dun sa isa. Maliit yung chin part nun eh. Maliit lang. So mas malaki ang chin part nito. Kaya parang if titignan sa malaki, mas mukhang bulky to, itong helmet na to. Pero depende naman sa preference ng tao eh, kung anong gusto nila. Ay, okay, tira lang. Okay, stylish din siya. Mas magaan lang yung isa, mas wakal ko na lang sila. Okay, ito na, comparison na. Sige, yan. Side by side. Ito, this one, maganda yung foam nito. Mas maganda ang foam nito. Mas mabigat nga lang to ng konti. Maganda rin yung airflow nito. Magandang airflow, hindi mainit sa ulo. Tapos, maganda din yung lens niya. Maganda yung lens niya. Hindi siya basta-basta ng scratch.
Tapos, meron pa siyang lalagyan ng Bluetooth. Ayan o. Kita nyo. Okay, yun ang advantage niya. Ito naman, yung advantage nito. Stylish, formado masyado. Pag, pag tatawid, dadaan ka, talagang titignan ka talaga ng mga tao. Kasi mapapansin talaga nila yung helmet mo. Sobrang ganda. Maangas talaga to guys. Parang suit mo, ano, parang 3,000 worth na helmet, 4,000 worth na helmet, 3,500 worth. Parang gano'n, nasa 3K pataas yung helmet na ito. Pag tinignan nyo ito sa actual, yung itsura nito, napakaangas. Yun din yung tanging advantage niya. Masasabi ko guys, yun lang talaga. Ang phone nito, minus yung phone. Pangit yung phone nito sa loob. Yan. Yan yung kung makikita nyo, yan. Pangit yung phone yan. Yan. Nakikita nyo? Yan ko paano yan. Hawakan nyo lang. Yan guys. Nakikita nyo to. Itong part na to. Yan o. Yan o. Yung part. Yan. Parang kulang yung foam. Foam niya. Parang kulang siya sa foam. Dito sa my ear part. Parang kulang yung foam sa my ear, sa ear part. So, nag-suffer talaga ako nung sinuot ko to first time. Sumakit yung tenga ko, man. Kasi walang foam dun sa ear part. Medyo nagbabangga. Babangga yung ear mo sa may ano niya. Parang ito, parang plastic niya dito sa loob. Pag prolong yung gamit mo nito, sasakit yung tenga mo. Pero depende kasi yan sa shape ng ulo ng isang tao. Dito kasi, dito sa K6, wala akong naging problema dito sa mga customers ko. Wala akong naging problema dito sa customers ko kasi lahat okay talaga yung review nila tuwing binibenta ko. Tapos syempre natatanong ako ng mga reviews kung or mga opinions or mga experiences nila ganun. Wala akong narinig na bad, parang negative dito sa K6. Lahat maganda talaga. Pero dito sa 691A na RXR helmet, dito may bad feedback na ako natanggap. Sorry lang RXR, pero gusto ko lang na i-showcase sa mga tao na anong problema sa helmet na to. Napakaangas na sana. Okay, o na okay na sana tong helmet na to guys. Ito na yung pinaka perfect na helmet na para sa akin. Magaan, stylish formato, maganda yung airflow. Tanyo yan, bends niya, sobrang laki ng bends niyan. Dito pa. Ayan. Ang ganda ng airflow nito guys. Hindi mainit sa ulo, tas magaan. Ang problema lang talaga is yung walang foam dito. Ito, sa ear part dito banda. Ito lang yung makikita nyo. Yan. Yan. Pero dito sa ear part, pero sa head meron na. Pero dito sa ear part, wala siyang foam. RXR baka naman. Pwede, kung pwede lang yung sa susunod na ilalabas nyo to, lagyan nyo na ng foam dito sa may ear part kasi suffer talaga yung customer ko, yung isang customer ko nag-suffer siya sa helmet na to. Masakit daw pag sa long rides. So, kahit ako, tinest ko to kanina kasi ano ko lang nito eh. Nag-decide ako na gagamit ako nito para malaman ko kung ano talaga yung problema. So, yun nga. Yun yung problema. Sa may ear part niya. Doon siya ano, parang hindi ako approve. Sa ear part talaga. So, yun lang. Tapos, guys, RXR, pwede iklaro nyo yung ano nito, yung size nito sa pag-release nyo. Kasi, feel ko medium to eh. Medium to. Kasi itong K6, ano to siya, large size. Pero, hindi ako nasisikipan, hindi masikip sa ulo ko. Pero ito, sobrang sikip nito kahit manipis lang yung hindi ganun ka
kapal yung foam niya sa loob, yung ano niya, yung paddings niya. Kahit hindi ganun kakapal, pero sobrang sikip niya pag sinuot. Yung nga, sumakit nga yung tenga ko doon sa part na sinabi ko kanina na walang paddings doon, walang foam. Pero itong K6, this is the perfect helmet para sa inyo guys. Kung gusto nyo ng stylish din, komportable, hindi mainit sa ulo. Pero medyo ano lang nga, heads up lang ha, medyo mabigat lang to ng konti kumpara dito. Kasi para sa akin lang, ito yung totoong large. Ito yung totoong large. Ito, parang medium siya. Ito. Pero although, nakalisted to as large, pero para sa akin lang, medium to. Okay? Sana mapanood nyo tong video before kayo bumili nito. Lalo na sa mga may medyo bilog yung ulo. Masikip to sa inyo guys. Masikip to pag sinuot nyo to. At saka for prolonged time, prolonged use, sasakit yung tenga nyo. Based on my experience din and based on my customer's experience, yun yung reklamo nila dito sa helmet na to. Hindi ko sinisiraan yung RXR, okay? I am a seller of RXR. Suki ako ng RXR. I love RXR. Pero gusto ko lang RXR na ayusin nyo yung ito. Itong 691 AC6. Ayusin nyo yung paddings nito, please. At saka yung size nito, please try nyo sukatin ulit kung totoo ba itong large. Kasi feel ko talaga medium to. Kasi nakagamit na ako ng medium na helmet dati. And I feel the same experience na na-experience ko dito. Yung sikip ng medium na yon, na LS2 medium na nakalimutan ko anong model yun. Kasing sikip nito. So feel ko medium to. Ito yung totoong large. Okay guys, para may heads up lang kayo before kayo mag-purchase ng helmet ng RXR. Kasi alam ko, napaka-stylish nitong dalawang helmet na to. Pero ito talagang ini-stand out para sa mata ko. Ewan ko lang sa inyo kung ano mas maganda, pero ito talaga. Sobrang ganda nito guys, promise. Hindi ako fanboy. Na-appreciate ko lang talaga na bukod sa gawang Pinoy siya, pero napaka-stylish niya at saka napaka- yung quality ng paggagawa nila, pasadong pasado. So yun lang guys, binigyan ko lang kayo ng ano, comparison nilang dalawa kung ano ba yung dapat nyong piliin na helmet. Yung K691-2 or this is the K691-2 or the 691A-C6. Okay? Hope nagustuhan nyo yung video na to. Of informative siya. Hope nakatulong. Para sa... nakatulong siya sa pag-decide nyo kung anong ibibili nyo sa dalawa. By the way guys, itong design na to, available to siya sa pink din. I have the pink one pero nakasealed pa siya. Ganun. I have the pink one of this. Meron din to siyang blue color. Ayan. Tingnan nyo na lang sa link na ilalagay ko. Doon, piliin nyo na lang yung color doon. Shoutout sa JCNJ para sa helmet na to. Sobrang ganda guys. Tapos ito, maraming kulay ito. Merong gray. Gray yung sa akin binili ko, metallic gray. May glossy black. Merong matte black. Merong yellow, glossy white, and glossy blue. Yun yung mga kulay niya. Tama. So, guys, ito, ilalagay ko rin link ng 10 star. Sobrang bait ang mayari ng 10 star. binigyan niya pa ako ng gift kasama dun sa last package ko. Ayun, kakarating lang kanina. So, salamat talaga. Ayun ko, mom or sir ba? Pero thank you po talaga sa gift niyo, papaswerte sa negosyo. Thank you po talaga. Thank you. Merry Christmas po. Guys, and a Happy New Year. I hope itong pandemic mag-end na to para makabalik na tayo sa mga normal lives natin. Itong dating buhay natin. Keep supporting Filipino made helmets, products. Supportahan natin guys kasi gawang Pinoy at saka hindi naman siya dehado. Okay? Yun lang. Bye.